Hello mga guys, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, ang ituturo ko po sa inyo kung paano ayusin ang individual na power window switch ng sasakyan na Ford Ranger XLT model 2002. Medyo may kalumaan na rin po guys. Pero mayroon pa rin mga sasakyan ngayon na kagaya niyan. Marami pa rin na tumatakbo. Kaya wala tayong pili kahit ano ayusin natin. Kaya ito guys, tunghayan nyo kung paano ko ito ayusin. At kung may mga puna man kayo guys sa aking nagawang video, ay wag lang kayong mahihiyang mag-comment dyan sa comment section guys, para sa susunod ay maayos natin kung anong pagkakamali ko dito o anong pagkukulang ko, para sa susunod na mga mai-upload kong video ay maayos na natin ang pagkagagawa. At yung pakay ko lang naman talaga dito guys ay makatulong, lalo na sa mga baguhan lang na gustong matuto ng ganitong mga trabaho. Pero yung sa mga alam ko namang mas marami diyang mga nag-aayos ng mga ganitong mga gawain na medyo mahaba-haba na rin ang experience. Kaya comment na lang po kayo kung anong napuna yung mga kakulangan sa aking ginagawa po, para nang sa gayon ay maiayos natin po. Ano po? O sige po. Ngayon po, pag binuksan nyo po itong switch na to, kikis-kisin lang ang ano, yung mga contact niya sa ilalim. Kasi nagka-carbon yan eh. Pag naka-switch, nag-switch ka, ayaw nang mag-contact, kaya lilinisan lang natin para magkaroon ng perfect na contact. Para nang sa gayon, pag switch on and off ninyo, ay switch up and down yung sa ano, sa power window, ay maayos ang takbo. Walang loose connection. Kaya guys, pasensya na lang po kayo guys ha. Kasi medyo hindi masyadong malinaw guys yung kuha natin. Hayaan nyo sa susunod pagigihan natin guys, para may kabuluhan naman yung pagtuturo ko guys. Yung klaro ba? O ngayon guys, nalinisan na natin. Isusuli na natin yung dalawang kontak niya. Isusuli na natin guys, at nang may kabit na natin doon sa sasakyan. At saka kung mayroon man kayong mga katanungan guys, magtanong lang kayo sa comment section at sisikapin natin guys na matugunan ko lahat ng mga tanong nyo guys. Kahit wala rito guys sa videos na ito guys, kung mayroon talagang gustong magtatanong sa inyo tungkol sa mundo ng automotive electrical, ay sasagutin natin yan guys. Ano lang naman guys, ang pakay lang naman dito guys ay pagtuturo. Kahit anong tanong nyo guys, ituturo ko kung alam ko lang. Sisikapin natin. Ayan guys, tapos na natin linisan guys, ibabalik na natin lahat ng mga ano niya, itong
kanyang kontak sa ilalim na dalawa. At saka kabit na natin yung cover at saka sa kanyang housing. Para nang may kabit na guys doon sa sasakyan. Kaya guys, sa mga nanonood ngayon, maraming salamat po sa inyong mga panonood. Naway hindi kayo magsawa sa aking mga videos. Panoorin niyo lahat ng mga videos ko guys para nang sa gayon ay kahit papano ay may matutunan kayo. Okay guys, maraming salamat po sa inyong lahat.